Hello guys, this is Rapi Santiago Gipa, caregiving student from ACTEC, or Asian Caregiving Technology and Education Center. So for today's video, we're going to discuss the parts of sphygmomanometer. Okay, so ito po yung sphygmomanometer natin. Ayan. So ito ay mura lamang po. Alam ko ang price ng sphygmomanometer ay nasa worth 1,500 or 2,000, but here is yung mura lamang po. Okay, so now i-discuss ko po yung bawat parts ng ating sphygmomanometer. Okay, first thing is ito. Ano yung tawag dito? Ang tawag po dito ay cuff. Meron din po siyang tinatawag na ito, yung may butas na to. Ito yung tinatawag na gauge holder, kung saan ito ay sinusok-sok dito para kumapit po, okay, para mas mabilis na ma-monitor. And then may tinatawag din silang range marking, alam ko dito sa gilid. Ang tawag po dito ay artery indicator label. Usually po kasi kapag branded yung binili natin, mayroong nakalagay ditong adult size dito sa baba. Since ito ay ano lang, ordinary lang. So, dito po yung tinatawag nilang cup size. And dito, may tinatawag din po silang index marking. And then, yung tawag po dito na magaspang. Ito. Tsaka dito sa likod. Para mag-close siya. No? Ayan. Ang tawag po dito is Velcro. Or yung tinatawag nilang for cup closure. And then, punta naman po tayo dito sa ito. Sa tube. And then, sa babsa sa gauge. Una, ang tawag po dito, itong dulo ay tinatawag nilang end valve. And then, ito pong mismo pinipindot natin ay tinatawag na inflation valve. Ang tawag po dito sa pag-release ng air, ito, ayan, ay air release valve. At ito pong goma na to na mahaba ay tinatawag nilang bladder hose or tube, na kung saan ay dito pumapasok or dumadaan ang hangin patungo dito sa cuff. Okay, so punta naman po tayo dito sa gauge. Okay, sa gauge ay meron po itong iba't ibang part. Okay, ang tawag po dito sa glass na ito ay lens. Tapos yung nasa itong mismo na to, yung glass na to na ginamit dito ay face plate. Tapos ang tawag po dito sa na silver na to yung bilog, lens retaining ring or rim. And ang tawag po dito sa mga number na to ay serial number. And as you can see, meron din po siyang needle na kung saan siya yung nagtuturo kung saan yung systolic at diastolic. At yung mga araw-araw na to yung mahaba-haba, ito yung tinatawag na graduation marks, kung saan mag-i-stop yung beat ng systolic and diastolic. Yung tinatawag po dito ay oval, or yung tinatawag na calibration rectangle. At ang tawag po dito sa bilog na to, below chamber. At yung mismo po dito, yung sa baba, ang tawag po dito ay air stem, or yung pinagdadaluyan ng air para ma-detect yung systolic tsaka diastolic natin. And of course, syempre, nakita natin kanina kung saan kinakabit yung gauge. Ang tawag po dito ay gauge clip. So, yun po yung part ng sphygmomanometer. And now, we're going to discuss the parts of stethoscope and the diaphragm. So, here, ito po yung stethoscope natin. And then, the diaphragm. So, ang tawag po dito sa white na to ay ear tips. And then, tawag po dito sa string na ito na naka-curve ay binaural. Correct me if I'm wrong kung ano po yung tamang pronunciation. No? So, binaural. Okay? So, both sides ay ang tawag dito binaural. And ito pong naka-hold sa binaural ay tinatawag nilang binaural spring clamp. Tawag po dito ay binaural spring. Ang tawag po dito ay sound conductor. Yung sa gitna. And then, ang tawag po dito sa mahaba nito ay PVC tubing, kung saan dito dumadalo yung sounds ng
heartbeat natin or pulse rate. And ang tawag po dito ay chest pieces, and then ang tawag po dito is bell. Then may tinatawag po sila dito acoustic bulb stem. So ang tawag dito is, what you call this, diaphragm. So ngayon sa diaphragm po, meron kanyang-kanyang sounds to. Kung original po yung ano nyo, stethoscope nyo or yung diaphragm, meron ditong tuldok na tinatawag nilang sound indicator. Tapos dito naman, kapag branded yung ano mo, stethoscope, may butas din ang tinatawag nilang acoustic sound hole. Tapos dito yung pinabibilugan nito, kapag branded yung ano mo, stethoscope, non-chill ring. And then ang tawag po dito sa gitna mismo ng non-chill ring ay bell. Or yung tinatawag na for detecting low frequencies. As I have said kanina, na ang tawag dito is acoustic bulb stem. And ito pong mismong plat ng malaking bilog ay disc. And then yung pinaka itong bilog na to is drum. And ang tawag po dito sa bilog na to, ito, kasi kapag branded yung ano mo, yung stethoscope mo, ay yung diaphragm mo. Yeah. No, ang tawag dito is diaphragm retaining ring, or yung tinatawag na ring. So yun, mga acticians, doon lang po tayo nagtatapos. Yun po yung mga parts ng ating sphygmomanometer, at the same time yung gauge, and of course the stethoscope and the diaphragm. And that's all. Thank you so much. Have a nice day.